ng aking lahat. Ang inyo pong makikita ay ang paggawa o ang pamamaraan ng paggawa ng buko pandansalan. Ayan yung munang introduce ko muna kasi sa inyo. Ako nga pala si Jonathan Togade. Togade for short. At ang may hawak ng camera yan ay ang aking misis, si Christine Togade. Napakita namin sa inyo. Okay. Napakita namin sa inyo. Nakikita nyo sa inyong harapan. Sa table na ito, ang mga ingredients ng ating buko pandansalan. Ito ang siyempre ito, pichel to. Ang laman ng pichel ay ang buko. Isang litro. Ng buko. Isang litro. Isang litro po ang kailangan. At condensed. Ang condensed nito? Isang latang condensed milk. Pakita mo yan. Ano ba to? Nestle cream. Isang latang cream. Ito mga gamit. Ingredient pa lang yan, ha? Meron din po tayo rito buko. Yan. Shredded buko. Yan. Coconut. Actually. Saka ito. Pandan. Pinitas lang namin dyan sa aming garden. Yan. Iti-twist natin para lumabas yung juices niya habang kumukulo. Okay. Ganun nga po. Okay. Ngayon, atin na siyang ilagay dito. Casserole. Casserole. Tapos, ilagay natin itong isang litrong sabaw ng buko. O ito yung buko juice. Kasi okay. Kasi nga pala mga kaibigan, no, mas magandang gamitin ang buko juice kaysa yung sa tubig. Kasi para lasang-lasang buko yun, talaga. Tama, perfect. Okay, isalin mo na po dito sa ating casserole. Yan. Okay. Then, ibubuhos natin ito. Ano ba yan? Nakalimutan mo ipakilala yan. O nga pala, ipakilala ko nga pala muna ito. Ito yung powdered gulaman. Nakilala ko nalit ang yung crystal buko pandan jelly. Uy, crystal. Bigyan nyo naman din ako pag nakilala na kayo, ha? Ayan, okay. Yung vanilla sa bar, pagka natunaw yun, meron pa mga latak-latak yun, kailangan pa salain. Samantalang yes. Ito, hindi mo na kailangan salain to. Okay. All you have to do is just have to pour it on. Yan. Ilagay na po natin dito. Haluin. Haluin. At pagkatapos ay pakukuluan natin. Actually, hindi naman natin dapat pakuluan ng gusto. Ano. Okay? Pwede nyo rin siyang dagdagan ng sugar para kung gusto nyo matamis yung jelly. Okay. So, ito, pakukuluan lang natin, ano? Tawa ko lang, tama ka. Then, pag kumulo na siya, i-remove na natin siya from heat. Saka natin ilalagay sa mga mold. Okay? Jelly. No. Ngayon, tatanggalin ko na itong dahon ng pandan. Okay. Okay. Ayan. Okay. 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 Ayan. Ready na siyang ibuhos sa ating mo. Ating siya ngayon, ilalagay dito sa stainless. Para mag-kinorte na siya. Hindi siya mag-inorte, kundi mag-kinorte. Kinorte kay John. Yan. And then, ilalagay na natin to sa refrigerator. Actually, kahit room temperature, pwede na siya, no? Hintayin na lang natin na tumigas. Kukuha naman kayong ref. Pwede rin sa inyong bubunga ng bahay. Then malabas, malamig naman ngayon sa labas. So, ang purpose lang natin, kahit ano, under normal or room temperature, basta tumigas lang siya, ano, at lumamig at tumigas. Yan. So, mamaya, handang-handa na natin siyang hiwain. Okay? Okay? Ngayon, kukuhayan natin yung ating pinalamig na jelly. Yan. Ngayon, tumigas dyan. Background, ang aming anak na makulit, medyo makulit lang.
Huwag mong hawakan pa niya, ha? Okay. Ngayon, atin na po siyang hihiwain. Into cube. Mm-hmm. Pwede rin, ang hiwa niyo eh, hindi pa cube. Pwede rin pa star, pwede rin pa bilog. Nasa inyo magpili. Pero ako, dito hihili ko, mas madali pag ganito. Kung gusto niyo pahirapan ng inyong sarili, kay hiwa, pabilog, pwede. Ano, pakidlat. Hindi lang, baka matapon. Ha? Mm-mm.